talk. It's all I have to give. Real talk, to you, real talk. Real talk. This is what I live for, baby. Ginawa ka na ang pluma, kinakailangan yung muko ka. Talim sa kada bitaw, ako'y sa kada singgaw. Ito'y sandata na malabo yung makuha. Ayo, what's up? Ako nga pala si Blessed Tang at nandito ngayon tayo sa Real Talk Rappers Talk Show. At eto na. Ayan, palakpakan muna natin. Ayon. Kasama ngayon natin, eto yung sinasabi ko nga, yung group na sinasabi ko, yung Elite Squad, yan, kasama ko ngayon, na 429 Records din. Yan, na 429 Records. So, kamusta kayo, mga tol? Ayan, kamusta kayo? Yes, okay lang, ayos lang, guys. Ayos naman, guys. Pogi. Ayun. Hindi ba medyo mahigpit ang ano sa atin dyan? Mga kapulisan dyan dahil tayo nag-alert level 4 na naman. Wala pa naman, guys. Hindi pa naman gano'n. Sakto lang. Hindi pa ramdaman. Tsaka siguro, hindi naman sila maghihigpit. Mag-election eh. Ayun. Ah. Kamusta na kayo at ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Okay. Ikaw muna. Ako lang ano. Nagtatata kasi kami ng mga damit eh. Yung mga pinag-aabalaan namin eh. Nag-heat press ako ng damit. Ah, nag-heat press ka ng mga damit? Ah. So, pwede mo bang ipakilala kung sino ka? Ako nga pala si Ian Setor Culio, a.k.a. Easy Dope ng 429 Records. Ayan, okay. Easy Dope. Ayan. So, ayan. Pwede ba nating makilala yung kasunod? Ayan. Yup. Tol, yung naka-blue dyan. Yan. Yan, magpakilala ka, Tol. Pwede ba namin makilala kung sino yung naka-blue na t-shirt? Maganda nga po nung sa lahat. Ako si Mental Alertness ng 429 Records at Elite Squad. Ayun. Yung kasunod ko. Okay. Yung kasunod mo. Yeah. Yung kasunod? Ayan. Mga pala si Robbie. Robbie lang, wala akong alias. Robbie lang talaga ginagamit ko ng 429 Records and Elite Squad. Yo. Pero siyempre, yung susunod. Pakilala ka, Tol, kahit nakilala ka na. Eh, siyempre, eto ang ano eh, mga pasimuno ng Elite eh, ng ano, ng 429. Ako nga pala si Sadim ng 429 at ng Elite at ayun, abangan nyo yung mga ilalabas namin dito sa Elite ngayong yun. Taon. Marami yun, abangan nyo ha. Yun. Ayun. So, kausapin ko muna sila isa-isa. Di ba? Okay. Kausapin ko muna. So, gusto ko muna kausapin si Easy Dope. Yan, Easy Dope. Easy Dope. Yan. Ang saan ka din? Cavite, no? Same kayo lahat? Cavite kayo? Liti mo talaga ako ng Cavite. Dito na talaga kami lumaki, pati yung buong pamilya ko. Pwede ba naming malaman kung paano ka napabilang sa 429? Paano kayo nagkakilala? Kung ano ba ang pinanggalingan mo bago ka mapunta sa 429? Ayan. Dati pa lang kasi ano lang, Taldo. Parang magsosolo-solo lang ako noon. Nagawa lang ako ng sarili kong kanta. Hanggang sa niyaya ko ng isang tropa ko na si Edmond, si Crazy G. Nasali daw ako sa grupo nila. Baka pwede rin ako sumalang sa kanila. So, ginagawa nila kanta. Di, sige, jumi ako kasi gusto ko yun eh. Hanggang sa nakilala ko ngayon si Sadim pati si Mental. Eh, tatatakot ako kay Mental dati. Bakit? Bakit ko matatakot? Kasi Mental yung pangalan. Kaya. Ayan. Ano kasi pagpasok kasi sa Mayan Tumingi, kaya akala ko hindi ako welcome. Oh, kasi minsan ganun eh. Sa isa sa mga minsan, pag makikita natin, minsan pumunta tayo,
Meron talaga ngayon. Ako nga dati, pag ganyan, eh, meron akong bag, may samahan ako na pupunta. Mas masama kami ngayon. Ba? Puto, parang ayaw ko dito. Pero as in, magkakabandang huli. Ganun lang talaga. Ganun lang talaga. Ganun lang talaga. Oo. Kasi nakagawa kami ng unang kanta ng USA under sa asawa. Yun yung unang-unang kanta na nagawa ko sa Puerto Rico. Nakasama ko sila. Mm-hmm. Kasi yun, sunod-sunod na yung proyekto namin. Kasi nakilala ko na rin silang dalawa ng husto, si Sadim pati si Mental. Kasi si Crazy G, matagal ko na siyang kilala eh. Si Mala Elemental, classmate na kami. Yun lang. Magkasama na talaga kayo. No? Opo. Ayun. Kay ano naman tayo? Punta naman tayo kay Tol Mental. Mental Tol. Yung taong masamang tumingin. Ayun Tol. Ayun Tol Mental. Pwede mo bang i-share sa amin kung paano ka napabilang sa Fortuna at paano ka napasama? Ayun, paano ka napasama sa Fortuna at paano kayo nagkakilala? Ganito kasi yung kuya, from the start, yung 429, kasi ito yung lugar sa amin, merong si Crazy G, taga Proc 4, and then ako taga Proc 2, and then si Sadim, taga Phase 9. So walang Proc 9, hanggang Proc 6 lang ang alapan. So yung 4, Proc 4, si Crazy G, Proc 2 ako, and then subdivision Phase 9 si Sadim, kaya 429. Binuo namin yun as in tatlo pa lang kami and then nadagdag nga si Isodop and then si Robby. Yun po yung story ng 429. At yun lang po. Tsaka ano, yun nga yung first project namin nabanggit ni Isodop kanina na yung USA under sa asawa. Hindi naman siguro ganung kaano, pero ginawa namin, trabaho namin, sinulat namin ng maayos yung kanta. Naging okay naman kahit papaano. So, hindi pa naman kami ganun talaga kapitarano, kuya. Bago lang din sa larangan. So ano ang pinagkakabalahan mo ngayon? Working or what? Pinagkakabalahan. May trabaho po. Bira na lang din mga pagsulat ng kanta. Pero, syempre, mahal natin yan eh. Oh. Kahit na yung pagod tayo, yung galing trabaho, yung gusto mo itulog mo na lang minsan maiisip mo magsulat kailangan ko. Eh nandito tayo eh. Ito na yung kung may trabaho tayo siguro ito na yung pangalawang trabaho natin. As in hindi mo siya pinagkakitaan doon na nga siguro papunta kung may pangarap ka ring sumikat and then syempre practical kumita ng pera sa pagharap. Ayun kaya yun nga naiiya ako sa team kasi talagang masipag talaga to. Ito yung pinakamasipag. Sobra. Saka, dayon pa lang magkakilala na kami sa Dim. Tiningala ako talaga to. Talagang, medyo mas bata siya sa akin, pero real talk. Di hamak naman na talagang mas magaling sa akin si Sadim ng 10 times or more than pa. So, pero ngayon, magkakasama-sama na kayo. At magkakasama-sama tayo. Diba? magiging isa tayo. Kumbaga, mamaya natin pag-uusapan yan at aalamin natin muna tayong isa-isa sa inyo. Okay? At saka, kuya, yung sinabi ni Isodop kanina pala na masama akong tumingin. So, real talk yun, totoo yun. Kasi masama siyang tingnan eh. Masama kasi siyang tingnan. Kaya ganun. Kaya masama. Ganun? Parang nakita kayo masama siyang tumingin. Tapos napatingin ka rin na pasapa sa kanya. Give and take. Masama ako tumingin. Masama siyang tingnan. Kaya pag ako pumunta dyan, di kita titignan. Ayun. Isa si Rob. Isa naman. Ayoko sabanggitin yung pangalan. Si Rob. Si Robby. Pero kung kita pakilala ka ng Robby, ba't ako nagbabanggit? Ayun. Si Robby. Robby lang talaga ang ginamit kong plaka. Dati meron ako ibang plaka, pero ngayon Robby lang as in. Para wala nang arte-arte, wala nang palapalabok, pangalan ko lang talaga. Ah, pangalan galing mo lang talaga yun. 2011 ako nag-start mag-rap. BNC, shoutout sa BNC Productions. Baluarte ng Cavite. Right? Baluarte ng Cavite. Well, ano, dun ako galing 2011 hanggang sa
may grupo ako, yung Regal Sub Pamilya. Yun talaga, may sarili kami recording, nagkaroon kami. Tuloy-tuloy hanggang 2014, 2015. Huminto ako nun. Doon ako huminto. At ngayon lang ako bumalik nung naimbitahan ako ni Sadim sa 429. So ngayon ito lang. Yes, ito lang. Ito lang ha. Kumbaga, anong year? Itong 2020, 2021? Meron naman mga pa-isa-isang gawa, kuya, mga 2018, 19. Isa lang, as in, parang maisipan lang gumawa, gagawa, ganun. Mm-hmm. Pero itong, nung inimbitahan ako ni Sadim, sinabihan niya ako, ay nagsabi ako totally na, pwede ba akong makasali? Ako yung nagsabi, ako yung naglumapit sa kanya. Okay naman, na-welcome nila ako. Kasi nagulat ako, kilala nila ako dun sa grupo nila. Pero ang kilala ko lang dun si Sadim tsaka si Mental. Kasi nagre-record sila dati sa recording namin. Mm. Dun nila ako naging kagrupo. Sa 429. Ako yung pinakabago sa 429. Wala pa ako dun sa mga dating tracks nila. Hindi pa ako nakakapaglipas ng kanta. Wala pa nakakarinig. Yun. Kaya abangan nyo. Kumbaga ngayon. Yeah. Madidinig na natin. Ayun. Hindi ko naman, di ko alam kung ano yung alabas. Abangan nyo lang. Ayun. Okay. Yung isa naman, si Sadim, no? Si Sadim. Ayan. Ito talaga. Ayan talaga, uya. Pinakamalupito ng lahat ng ito pa, papakilala ko pa ito. Ay, di, ito si Sadim. Ayan. Si Sadim, bali, sino ang nagli-lead sa inyo sa 429? Ayan, sino ba talaga ang nag-lead, naging utak ng 429? Ako, sa madaling salita, ako na rin, guys. Kasi binigay nila sa akin yung karapatan na i-handle sila. O, yun. Bakit sa tagal ng panahon na nandiyan ka sa rap, sa team, bakit ngayon lang lumabas yung mga kagrupo mo ulit? Na mga kasama mo, kung bakit ngayon lang sila lumabas. O ngayon mo lang sila nilabas. Ano ang dahilan? Actually, guys, matagal na rin sila naglalabas din. Pero noong mga panahon kasi na yun, naglalabas sila din sa 429 na channel, hindi pa kasi ganun katunog yung pangalan sa din. So, kaya, hindi pa sila masyadong na-expose din. Tsaka, mangilan-ngilan lang sila. Parang, papitik-pitik lang sila kung lumabas kumpara sa akin ako. Pag naisipan ko, araw-araw talaga. So, ayan. Sinasamantala ko yung pagkakataon na gusto ko rin sila makilala ng tao. Na, may mga kasama ako, malalupis din to. Gusto ko yung ganun. Kaya, ito, pinasok ko sa'yo, di ba? Pinainan ako, pinakilala. Ayan. Kasi gusto silang masama din. Ayoko magsulo. Oo, tama yun. Kasi ika nga eh, nasa iyong nasa yung tol, wala tayong iwanan. Alam mo, tol, dyan ako bumilib. Kasi ganito yan eh. Maraming mga rapper ngayon na may mga grupo. O, di ba? May mga grupo. So, kapag siya nagkaroon ng konting spotlight, wala, natutukan siya ng spotlight, kakalimutan niya na yung mga kasama niya. Di ba? Kasi bakit? Sisipin niya, bakit? Sino ba kayo? Ano ba kayo? Baka mamaya, pag sinama kayo, mabigatan pa ako. Kumbaga, ganito yun eh. Di ba? Kumbaga, ang pinakamaganda sa iyo is na nandito na ako eh. Kahit natapatan na ako ng konting spotlight. Konti pa lang spotlight ang tumatapat sa iyo, pero hindi na sila nawala sa isip mo. Yeah, ganun si Sadim. Hindi siya yung hindi ikaw yung bilang isang leader. Yan yung karapat dapat na maging ugali ng isang nagli-lead sa isang grupo, di ba? Kasi minsan sa leader, minsan sa nagli-lead, yun ang hindi natatapat ng spotlight, pero ang isa sa grupo niya natatapat ng spotlight, iniiwan yung leader. Di ba? Parang ganun yun eh. Sa'yo naman, ikaw yung nag-lead, ikaw natapat ng spotlight, may karapatan kang iwan sila eh. Kuis. Kumbaga. Parang familiar ah. Na? Yung nang iwan Oo! Oh! Kilal, best friend mo eh. Ayan. Hindi, totoo yan, tol. Totoo yan. Ikaw kasi, pwede mo sabihin sa kanila na, kayo ni Mental ang magkasama na matagal. So, pwede mo sabihin kay Mental na, Mental, ikaw na bahala sa 429. Di ba? Pwede mo sa kanya sabihin na ganun eh.
Pala ka na dyan, kakanya na ako. Akyat na ako eh. Di ba? Pero ang ginawa mo, di ba, nagsalita ka sa akin, sabi mo nga na, oh, ito, buuin ko yung elite. Sabi ko nga, bubuuin ko yung elite. Gusto ko mas marami, mas masaya. Kumbaga, ikaw na mismo, kumbaga, tsaka hindi ko binabanggit yun, ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na ganun. Kaya sinabi ko, ay putang yan, okay itong taon to. Kasi hindi, yan ang gusto ko sa isang tao eh. Hindi mo kinakalimutan yung mga dati mong kasama. Yes. Diba? Kasi kapag kinalimutan mo yung mga dati mong kasama, alam ko na, may attitude ka na. Matthew. Diba? Oo. Kaya nga sabi ko nga, okay to. Kaya sabi ko, kung ikaw nagli-lead niyan, is talagang karapat dapat ka mag-lead niyan kasi hindi mo sila iniwan eh. Kahit konting spotlight pa lang tumitik-tik sa'yo, kumbaga, hindi pa buo yung buong katawan mo nakikita eh. Diba? Kalahating katawan mo pa lang nakikita pero bumuhat ka na eh. Binuhat mo na eh. Binuhat mo na eh. Halika na kayo rito, tol. Pwede na tayo. Diba? Share ko na sa inyo to. Kumbaga, ganun. Hindi mo na hinintay na mabuo. O kaya sabi ko nga, kung ganito, nabuo kayo, na sumama kayo sa akin, kaya yun, sabi ko nga, eto, binuo ko na tong elite squad. Eto nga, sa mga nanonood ngayon. So, binuo ko tong elite squad at yung 429 Records. Yung 429 Records ay magsasama sasama na sa elite squad. Pero, is a group nila is 429. Pero, pag pinagsama-sama kami, kami ang special force kalaban ng COVID. Ayun, hindi. Kami ang elite squad. So, ginawa ko tong programang ito na sa Real Talk nga, gines ko ang 429. Hindi para pag-usapan namin ang mga nangyayaring mga Real Talk. Interview ko to sa 429 para i-promote ko din yan, yung elite squad na sila yung makakasama ko, sila makakasama namin sa team yan, yung 429, madidinig nyo ngayon, sana supportahan nyo pa rin kami, no, di ba? Kung gusto nyong makarinig ng mga kakaibang tunog na gagawin namin. Ayan, nandiyan si sa team, si Robby, si Mental, si Isotope, tsaka yung wala, si ano? Si Crazy G. Oh, di ba? Yeah. Ano, Paul? Magsasabihin daw si Robby. Oo, tala. Yun, ano, Kuis, clarify ko lang, dun sa mga kalaban ni Sadim, sa mga nakakalaban ni Sadim, labas kami dyan. Kumbaga, kung ano man yung beef na meron yung kay Sadim na lang yun. Sa amin, itong grupo na to, maglalabas kami base sa gusto namin. Hindi dun sa dahil may beef or ano man. Pero kung kayo, kung sisimula, bahala sila. Yun lang yun. Pero sa amin, wala silang maririnig. Maglalabas lang kami ng kanta base sa gusto namin gawin. Natin. Yun. Yun lang. Ikaw, paano yung maririnig sila? Paano yung bigla atirahin? Si Sadim, may maririnig kayo. Talagang meron. Si Sadim pa ba? Sadim na yan eh. Pero sa akin lang kasi ito, Le. Yung kay Sadim yan. Ako nga, kahit may kalaban niya si Sadim na ano, inahayaan ko siya na yes, ito. Kaya niya naman eh. Totoo. Pero pag ito, pinagtulong-tulungan. Pag pinagtulong-tulungan, ay hindi may pwedeng hindi ako umibo. Hindi may pwede eh. Yung kapag marami na, di ba? Yung pag talagang binibira na to, kabilaan na mga tumetenga rito. Ito naman kayo sa amin, kahit kasi marami sila eh. Eh, kaya ni Sadim. Para saan? Si Sadim pa lang eh. Okay na yun. Oo. Oh. Sapat kaya, na si Sadim. Pag lumabas pa yung pinuno nila, pag doon lang makialam na tayo. Hindi. Sa atin naman, ito namang elite squad, hindi naman natin to binuo para makipagtirahan sa kanila. Yeah. O yeah. Hindi naman natin to binuo para makipagbunggahan sa kanila. Diba? At wala akong pakialam sa movement nila. At huwag din nilang pakialaman tong movement na to. Pero kung sila, yung galit nila, ipapasa nila dito sa elite, putang ina, tumatag na sila. Di ba? Kaya ba nila sa si Mr. Sinister? yung tipong nag-iisip sila ng lyrics, pinag-iisipan nila, malalim na malalim, ano ba ipantitira ko dito ko, kung sa'n kay Blessed ka, ano ipantitira ko? Tangin, nag-isip ka, sa linggo mong sinulat. Tapos Mr. Sinister lang lalabas.
Isang minuto lang sinulak, kekain ko yun ka lang. Mas mataas pa view sa'yo. Di ba? Parang nakakabwisit, kaya nga walang tumitira sa akin. Parang ganun lang gagawin. Sa paghihirapan ko itong taon to, pag pinaghirapan ko to, tirahin ko. Tapos pag ito naglabas ng mister. Mga respeto. Respeto lang sa atin, mga respeto, yun lang. Mm-hmm. Kumbaga, kaysa team, hanggat kaya niya naman, wala namang problema. Pero huwag iisipin ng mga tao na binuo natin yung elite is para makipagbakbakan. Pero ito, eh, kapag siya ay nalagay sa isang dehadong pagkakataon, di ba? Yun. Na hindi maganda. At kami, at ako, eh, magbibitaw na ng salita. O yan, ha? Sigurado, manonood na naman dito yung mga best friend niya, eh. di ba? Nakikiramdam yun, eh. Eto, magbibitaw ako ng salita. Kapag may nakialam dyan na marami, ha, pagtulong-tulungan nyo yan, imposibleng hindi ako o hindi kami pwedeng hindi makialam. Di ba? Hindi ba pwede? Kaya, di ba? Kaya kapag kayo, eh, kung kayo, eh, wina one-on-one nyo lang si Sadim na minsan nga two-on-one lang, eh, kayang-kaya pa rin. Di ba? Kaya sabi ko, hindi na pwede, hindi na kaya, eh. Magtulong-tulong na silang buong B-plan, eh. Para siya na lang, eh. Oop! Group! Okay na nyo. Kaya sinasabi ni Robby, hindi na kailangan to. Di ba? Ito nga. Magbubuo na lang. Magbubuo kami ng kanta. Pero, yung mga kanta namin, may iisipin kayo rin, eh. Baka sabihin nila, parang putang may pahaging to. Kasi ganito, siyempre yung mga taong nakikinig kayo sa Dim, di ba? Baka isipin kasi nila, yung mga ilalabas natin, ba puro patutsada na lang dun sa ganito, sa ganyan na grupo. Hindi po. Maglalabas kami kasi yun yung gusto namin gawin. Wala kaming papatamaan na kahit sinong grupo. Depende na lang, toksinalo nyo. Yun! Hindi, katulad nga itong dalawang ilalabas ko na kanta na bala ko ilabas natin is yung ano, yung ano bang pamagat yun? Eksperto. Diba? Para siyang ano, eh, baka mami isipin nila ganito, eh. Baka may pinapatutsadahan. O, diba? At saka yung ano, doble kara. Yung doble kara, iisipin mo kasi yun, parang iisipin mo kung ano yung ibig sabihin nun, eh. Pwede may pinapatungkol lang ka, pwedeng wala. Pwede magpatungkol. Sabihin, pinapatungkol lang ka, oh, yeah. Ha? Publikado. Ha. Bahala na sila doon. 'Di ba? Bahala na silang mag ano ng salitang ganun, eh. Alam nga naman gumawa tayo ng kanta na tayo elite squad tapos kanta natin mga "Gimay, boy, boy, boy." Dey, 8 ballin, mababait 'yung mga 8 ballin na. Pero wala tayong problema. Pero wag na lang isipin na tayo. Elite tapos ganun, eh, di ba? Kung kaya ko lang yun, gagawa ko ng ganun, eh. Kung kaya ko. Ako kahit kaya, hindi ko gagawin yun. Ayun. Eto ha, naiiwagaan ako rito ha. Eto si Sadim. Tol Sadim. Parang lumalala ang awayan nyo ng ano, ha, ng B-plan, no? Parang lumalala, tumitindi. Ayan. Ano bang masasabi mo sa mga ginagawa ng B-plan sa iyo na parang ikaw ay nagiging paborito nila? At meron ding mga may bumibira sa iyo na parang may bata, no? May bata na rapper na umaano sa iyo. Ayun, wala, anong masasabi? Yung sabi ko sa ano, yung masasabi ko doon sa B-plan, yung mga, ayun, sinabi ko na, B-plan. Kung magdidis, dapat hindi, ano, hindi tira takbo. Panindigan na lang dapat. Ganun na lang. Kasi, nakakatamad. Hindi naman sa pagmamayabang nakakabitin. Sarap-sarap may kalaro, eh. Diba? Kumbaga kasi, ano, eh. Yung sa bata naman, tutoy, wag na muna. Bakit nagsimula yun? Awayan nyo ng bata? Kasi ako nagulat ako doon, eh. Nagpo-post yung bata. Hindi ko nga pinapansin, eh. Kasi pinansin ko na isang beses, ayun. Natuwa si Gago. Tag na ng tag.
Bakit? Bakit nagpapansin ba sa'yo? Or what? Nagpapansin dun sa comment. Ano, ano, di ba nag-post ako, sabi ko, isa na namang kantang puro happy hour. Tapos yung about nga din sa, ano, sa kabila. Tapos nag-comment, puro kaganyan. Ako kalabanin mo. Tapos dinay ko yung kanta. Ah. Tapos sabi ko, nireplyan ko. Sabi ko, pinakinggan ko yung kanta mo. Hindi sa panlalait, pero pangit. Ah! Kumbaga siya ang unang nakialam sa'yo sa mundo mo. Yeah. Tapos natuwa ay siguro yung pinansin ko sa mga post, tinatag na ako. Ay, be. No, okay. No? Pero siyempre, bata eh. Hindi naman natin oh, maano ang isip. Kumbaga, kapag bata, eh, bata talaga ang isip niyan. Oh. Pero pag nag-matured na yan, hindi natin alam, baka mamaya tumino ang utak. Diba? Mali mo, mautong. Oo. Ayun. Si Mental naman tatanungin ko bago si Ice Dope. Halika dito, men. May tatanong sa'yo. Saka doon nakatira. Saka papadalan ka ng... Ang kapitbahay nyo ngayon yun. Ayun. Ayun, Tol. Mental, Tol. Siyempre, matagal ka nang kasama na sa team. Anong masasabi mo tungkol sa mga nakakalaban ni sa team? At ngayon, nasa elite. Elite ka na. Kasama ka sa elite. Ayan. Anong masasabi mo sa mga nangyayari? Na si Robby nagpa nagbigay na ng statement niya na ganito na hanggat hindi nyo kami binibira, hindi kami titira. Diba? Kumbaga si Sadim lang. Ikaw, ano ang opinion mo? Kuya, katulad nga nung sinabi ni Robby kanina, siguro, ganun lang din yung masasabi ko. Labas kami dyan ang gatuan. Yun nga, tama yun. Kasi, yun nga, napag-uusapan nyo kanina, kaya namang mag-isa ni Sadim. Diba? Mm. Bakit? Para saan pa? Kung ano? Tsaka, yun nga eh, diba? Wala, walang mangyayari, siyempre. Tsaka na lang pag dinamay nila kami. Kumbaga, hindi lang magkakalaman din. Ang Tulwari, sinabi nila, mga elite kayong gunggong! Ayan, ha, game na! Oh, yeah, game na yan. Buo na yun. Ganun na, diba? Oo, lahat na yun eh. Ang lahat ng Big Boss. Pag medyo masakit pa sa tenga yung mga pahapyaw, yung ano talaga. Yung nagpapahapyaw na sila, ganun. Yung pero di makakaasa ng balik kung mahina. Diba? Parang ano eh, tall mental, parang, ikaw, parang ikaw yung nakakatanda sa kanila. Oo. Ayun. How many years ka na dito sa industriya? How many years ka na? Paano, bakit ka napasok dito sa industry na ito? Paano ka na paano ka napasok? Mahabang istorya ko, yes. Siguro isang dekada na rin halos. Pero yung kauna-una ang record ko, ano, 2014? Last 2014? Kapag-record. Sa, meron ka pa bang ibang inidolo na naging influensya mo sa pagkanta mo? Yung ano, babatiin ko rin yung mga kababata ko, Tres Soldados. Nag-start akong rap si Geto Small, si Paliquero, and Carnale. Yung tatlong yun. Sila yung ano eh, yung parang doon ako na-impluensyaan sa kanila. Kasi ano, that time na hindi pa ako rapper nun. Yung Geto Small yung nakababata ako, magaling mag-freestyle ko ya. Yung umuubos siya ng apat na beat, ganun. Talagang matinik sa freestyle. Yung Geto Small, parang ano, yung pag nagkakainuman, yung kahit di ako rapper noon that time, pinipreestyle lang niya ako. Parang masarap na masakit sa tenga kasi tinitira ka niya. Ano nga bang alam mo sa ganun, di ba? Parang tinesting ko, parang mahirap ba to o madali yung ginagawa nila. Tinaray ko. And then parang nung natuto magsulat, and then natutong mag-freestyle, parang pinangarap ko noon na sana makaharap ko sa stage si Geto Small na ano. Yeah. Yun yung isa sa mga ano ko din, yung rap influence. Sa idol ko din talaga sila, yung Tres Soldados. Talagang magagaling yung mga taga dyan yun, mga taga dyan sa Cavite. Kaso ngayon, kuya, ano eh, yung tenga sa pag-rap kasi ano, may kanya-kanyang pamilya na rin, may mga anak na. Siguro naman, andun pa rin yung puso nila sa industriya. Siguro wala lang talaga. Madaming magaling dyan sa Cavite na rapper. Kasi ako napunta ako dyan eh. Yung nga sa Bulian niya. Marami ako nakita. Dyan din galing sila. Ano? Harimangi! Harimangi!
Ayun. At paalamin naman natin kay ano, kay Tol Ice Dope. Ayan naman. Tol Ice Dope naman. Yo, Ice Dope. Marinig mo to, nasa kabilang banda kami na hinahanap. Parang talagang merong aura si Icy Dope na ano eh. Parang meron siyang aura na si ano, pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Di ba? Yung long hair nga, hindi ko kilala kasi yung mga yun eh. Pero alam ko yung mga kanta nila, narinig ko nga yung pam-pam-pam. Pero pinapapanood ko nga, parang ikaw yung isa. Yung sinasabi nila magaling doon sa kanila, meron daw sa kanila yung magaling, yung mababuhok. Ayun, Tol. Ay, si Dope. Ayan. Paano ka napasok dito sa industry ng rap? Paano ka na impluwensya ang mga pasok dito? Bakit? Kagaya lang din ng ano, sinabi ni Mental na sa inuman lang din. Parang ano lang din ako na yung tamang inom lang nung kabataan ko. Parang nakikinig lang ako ng ano nila. Tawag na ng freestyle. Ah. Kasi parang dahil talaga maaga talaga akong nagbisyo na nag-inom. Ganun. Tamang inig lang sa picture nila, may dala silang gitara. Kaya parang, kasi yata nang ginagawa nila, try ko nga. Hanggang sa nagtatry-try din ako magsulat, hanggang sa nakabunga ako ng kanta ko, nasa ready ko lang. Hindi ko nilalabas kasi nahihiya ako. Makarinig ko ng mga negative. Mm-hmm. Ayun, hanggang sa nagpipristyle na ako sa inuman, sabi ng mga tropa ko na, tanga na marunong ka pala mag-rap at tayo magsulat na magsulat. Kaya sa yun, tinry ko ng tinry, hanggang nga sa nakilalang ko nga sila. Yan, tuloy-tuloy. Ayun, bali, pero, di ba sabi mo nga, meron ka bang unang, di bang naging grupo bago ka mapunta sa kanila? Wala talaga, kuya. Ako lang talaga. Ah, wala. So, wala. Ikaw lang talaga. Talagang, as in, dyan ka talaga, dinala ni Crazy G. Tama ba ako? Dyan ka talaga dinala. So, kasama mo si Crazy G dyan, nauna si Crazy G dyan. Sa grupo na yan. Sino ang naging influence mo? Ayan. Sino ang influences mo? Siyempre, unang-una si Kuya Andrew, pati si sino pa ba, pati si Matilda. Ayan. Kasi ano lang, ayan. Yung kinakanta yung mga kanta nila sa video, okay, pati yung kanta ni Glock na yung simpleng tao. Okay. Sa pinipristyle ko na yung beats sa video, okay. Sila yung dahilan bakit ginusto ko to. Oo. Pero, hindi mo maisasama, baka sabi ko nga eh, talaga nasa aura mo talaga yung pamparaan. Hindi talaga, nakakatuwa, nakangasan ako sa dating niya. Kasi yung mga ganyan, gusto ko yung parang natutuwa talaga ako. Kasi yan yung mga uso ng mga hip-hop ngayon eh, mga rapper. Sabi ko nga, bisan gawa tayo ng kanta, yung parang ganyan yung pamparaan. Mamay just ako. May sakit ako ngayon eh. Mamay ito mo. Parang tatilang. Ayan. Ito si Robby, Tol. Robby. Ito. Yo, Wolves. Ayan. Ayun. Kailan ka pa nagsimulang pumasok dito sa industriyang ito? At ano? Ano yung mga ate mo? Ano? Oo, kasama. Okay. Tapos ang una kong grupo, Regal Subpamilya, yan, sa subdivision talaga namin. Dito kasi sa Cavite, moron subdivision eh. Dito sa amin. Ngayon, yun yung una kong grupo. Tapos yun nga, sa BNC kami nagre-record sa Baluarte ng Cavite. Doon kami nagsimula. Ah. Yun, guys. Ayun. Ano ang mga influences mo? Sino-sino pala ang mga influences mo sa... Nung panahon na nag-rap ako, guys. Ito ah, di sa pag-aano, nainggit lang ako kaya ako nag-rap. Yun yung unang ano ko. Totoo to, inggit. Na yung tropa ko, narinig ko nag-record. Sabi ko, ano yung record? Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, tas mag-YouTube daw sila, ganun. Sabi ko, uy, gusto ko din yan. Ganun lang, inggit lang yung una. Ganun yung una. Tapos hanggang sa nag-record din ako, tinry ko sumulat, nakasulat ako marunong man. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa minahal ko yung ginagawa ko. Hanggang ngayon mahal ko, kahit huminto ako, mahal ko na yung ginagawa ko, gusto ko na yung ginagawa ko. Hindi ko tinatangging inggit lang ako nagsimula, totoo yun. Pero ngayon, tama naman yun. Yung init, kasi itanggi ko kuya, diba? Hindi man ako plastic na tao eh. Sa inggit ako nagsimula. Hmm.
Pero ngayon, tunay na yung kagustuhan ko. Kahit nagkaanak ako, kahit busy ako sa trabaho, pinipilit kong magsulat. Oh, tama. Kumbaga, syempre muna, family first muna. Kumbaga, lahat naman. God first muna, then family first, then yung profession mo, di ba? Kasi naman itong ginagawa naman natin is, ano lang to eh, parang hindi naman natin masasabing libangan. Kasi kung nakatanim na ka talaga sa pagkatao natin ito, kumbaga nagkaano lang tayo, kumagala sa po yung ginagawa lang natin, yung gusto natin gawin, yung nasa puso lang natin. Tsaka yung diba? Influences naman po, SAG Pro, Republican, X-Crew, yung mga yan yung panahon na yun eh, yung mga naririnig talaga eh. Tapos, eto, yung ngayon, nung nagkabumalik na sa Distrakan, nung narinig ko na yan ah, sa Dunggalo, nung narinig ko na yung mga yan, Dunggalo, si Sadim, lalo na to si Sadim, idol ko yan. Is nandiyadyaan ang respeto nila. Kasi hindi ko kukunin tong mga to kung walang respeto to eh. Diba? Kung hindi marunong rumispeto tong mga to, hindi ko kukunin to. Diba? Kaya totoo yun eh. Kaya ka sabi ko kay si Tim, pag merong gumawa din maganda dyan, kau na bala. Kaya may gano'n niya. Sandibdib lang, sandibdib. Kaya wala sumibak. Kaya, hindi, eto nga, etong mga to is, wala naman ako kasi, wala naman akong problema kasi pag si Sadim naman na nagsalita, okay naman yan. Wala naman problema. Kumbaga, nakikita ko naman sa inyo, basta marunong kayo rumispeto, is magkakasama tayo. Hanggat tama ang nasa isip nyo, kahit new school kayo. Kaya kasi nasabi ko, hindi lahat ng new school, baloktot ang utak. Mismo. Diba? May mga new school pa, na katulad nyo, na diretso pa utak. O kahit sabihin yung idol nyo, yung mga binanggit nyo kanina, is hindi masamang iduluhin sila. O umidulo kayo sa kahit sino. Kalaban man, kakampi, kalaban, hindi masama. Basta marunong kayong rumespeto sa lahat. At lalo na sa mga nauna. Diba? Yun lang eh. Kumbaga, respeto lang talaga. Kasi kahit na sabihin mo, idol ko si ganito, pero ginagaya mo na rin yung ugali niya, ay mali na yun. Diba? Mali na yun. Kasi iba, lang sa lahat, yun lang yun. Yung iba kasi, idol nila yung si ganito. Halimbawa, idol ko si ganyan. Tapos yung idol niya yung binabastos ang mga, na, yung old school. Gagayahin niya rin. Babastosin niya rin yung old school. Ay, mali yun. Kuwari kayo, idol niyo yung ganito. Tapos may nakalaban yung idol niyo na sa panig na ibang panig, pinabastos niyo yung mga old school ng idol mo, tapos gagayahin mo rin. Ay putang ina pre, kuwari ikaw, kunwari ikaw Robby, may idol ka na idol mo, binanggit mo, tapos pinabastos si Sir Andrew, tapos gagayahin mo, magsasalita ka, puta sisibakin kita sa elite. Ito to yun. Pero alam ko naman na sinasabi ko nga, hindi kayo tatagal na magkakasama ni sa team kung meron kayong utak na baluktot na katulad nun. Di ba? Totoo kuya. Oo, kasi sa isang kasi sa team kasi iba na ang ano niya eh, iba na ang tinatahak niya landas eh. Di ba? Grabe na to. Grabe itong tao na to. Bilib ako dito. Nandito siya sa side ng ano eh. Kumbaga nandito siya sa side. Lalo na sundalo siya ng Dunggalo. Kasama siya sa sundalo ng Dunggalo. Is nandiyan siya sa side. Tapos syempre nandiyan kayo. Iba ang mga naging idol nyo sa idolo niya. At iba din ang mga kasama niya sa naging idolo nyo. Pero hindi tatagal si Sadim ng pakikisama sa inyo kung balukto pang utak nyo. O yan. Di ba? As in a, sinasabi ko yan sa lahat ng tao na alam kong makikinig o magbibigay ng mga side comments sa interview ko sa inyo na nililinaw natin para pagpasok nyo sa ano, is alam na nila, di ba? Alam na nila na, uy, ayan yung ano eh, ayan yung idol lang ano eh, di ba? Ayan, idol si ganito, ganyan. Ayun, huwag natin supportahan niya, idol si ganito. Huwag ganun. Kasi, hindi tatagal yan kung magkakasama yan sila sa team, kung baluktot ang utak. Tsaka huwag kayong mag-alala, kasama ako ng mga yan. Tanga, pag meron nag-ano dyan, sibakin na natin yan.
Hindi, alam naman natin yun. Ayun, si Sadim, tol. Ayan. Yo. Ayan. Ayun, tol. Ngayon, nasa sundalo ka na ng Dunggalo. Ano ang natin ngayon? Ano ang balita? Kumbaga, ang pakiramdam na nandiyadyaan ka, nakasama mo na ngayon ang mga mandirigma ng Dunggalo. Ibig sabihin yung mga mandirigma sa Bakuran. Sa Bakuran, yan. Yes. Isa ka na sa mga haligi bago makapasok ang mga kalaban. Nakakatuwa kasi parang ano ko lang yun eh. Hindi ko naman tinatanggi na gusto ko makapasok, di ba? Parang yung dati kong pinapakinggan na sabi ko, sana makasama din ako sa mga ganito. Sana makasama ako sa maging sundalo. Tapos, syempre, natuwa ako nung sinama, kinata ko ni Kuya Ibo. Kaya, ayoko pa nga i-chat sila, ano eh, sila Kuya Oman eh, kasi natatakot ako eh. Baka, kasi sabi ni Kuya Ibo, tawagan ko daw. Sabi ko, tawagan ko, baka pag tinawagan ko, sagutin sabi yung sino ako, di ba? Natatakot ako. Pero syempre, natutuwa ako na member na ako ng sundalo ng Dunggalo. So, ayun nga, congratulations. At eto, ayan ha, sinabi ko nga sa iyo, ang eto ha, sa lahat ng taga-subaybay, ay ang 429 Records ay papasok na sa Elite Squad. Ayan, magkakasama-sama na kami si Sadim, si Robby, Mental Alert, Alertness, tama, no? At si Crazy G. Icy Dope. Ayan, magkakasama na kami yan. So, tsaka si Damat. Ayan, si Damat kasi iba eh. Sa Muntinlupa siya. So, wala siya, hindi siya kasama ngayon. Si Crazy G wala din, is nasa work siya. Pero ito, pinapakilala ko. Ah. Pauwi na daw siya, pag nakahabol siya, pag nakarating siya ng bahay na hindi pa tapos to, ahabol siya. Pero pagkatapos na tayo, di, wala na. Oh, kaso patapos na tayo. Ayun. Pinakilala ko lang kayo. Kumbaga, gusto ko ma-aware yung tao. Ayan. Ayun. So, kami, ang Elite Squad. Yan, yung 429 Records ay nandito, nasa Elite Squad. At huwag niyong iisipin na kami ay makikipagbakbakan kaya kami nabuo. Pero kung gusto nila kaming bakbakin, eh, hindi kami manghihinayang o magdadalawang isip. Di ba? Oh, yun. At sana supportahan nyo yung mga tracks na ilalabas ng Elite Squad. Ayan. Ngayong 2022. Ayan. Ngayong 2022. Di ba? Ulitin ko. Gagawa kami ng mga track para sa Elite. Di ba? Hindi para mang-elite ng mga lupa. Ayun. Suportahan nyo sana. So, may mga nais ba kayong batiin, tol? Isa-isa, tol? Oo na. Shoutout nga pala, sasawa ko dyan sa bahay. Pamayawin na ako. Si Icy Dope, nakakatawa eh. Love trip yung guys. Yun, shoutout kay Derek. Pre, di ka man makasama. Alam namin busy ka. Pero, goods lang yan. Kasama ka pa rin namin sa grupo. Ayun pala yung ano, Kuya, hindi siya nagra-rap pero member siya ng 429. Sino? Si Derek. Hindi siya nagra-rap eh. Pero siya tumulong sa amin dati na makapagsimula. So, member pa rin siya. No. Siyempre. Ako naman, binabati ko yung ano, yung unang-una, yung 429. Salamat sa inyo, tol. Tapos, yung BNC Production, Regal sa Pamilya, and sa asawa ko, happy birthday. Ngayon? Yun lang. Inuman yan. Wala, negative. Shoutout nga pala sa Tres Soldados, Regal sa Pamilya, Baluarte ng Cavite, at sa lahat ng sumusuporta sa Elite Squad at 429 Records, maraming salamat po. Yun. Yeah. Ayan. Salamat. Ayun. Yeah, si Sadim. Ayan. Yeah, abangan niyo ang mga track na lalabas namin sa Elite Squad ngayong 2022, mga tol. Ayan, kasama kaming lahat. Ayan. Huwag sana kayong magsawang suportahan.
ang mga kanta ni Sadim na lumalabas ngayon, di ba? Tabaho ko, pero wag ikaw mukha. Pareho na si Belo. Oo. Parang kang may ano, no? Bodyguard. Talaga si Icy Dope, eh. Isang tingin nga dyan, Icy Dope. Pamparampampam. Ayun. Maraming salamat mga tol sa pagpapaulak nyo na ma-interview ko dito sa Real Talk Rappers Talk Show episode, tol. Robbie, Icy Dope, Sadim, at Mental Alertness. Ayun. Ipagsisiksikan sila sa camera. Oo. Ngayon, makakapagalan na kayo. Hindi na kayo mahihirapan. Also, I'm Blessed Tongue together with 429 Records, Elite Squad, and we out. Peace! Peace.